Kumusta po kayo? Yan, tinitignan ko po yung fishing bag ko. Kung anong kailangan natin sa itong pag-offers fishing opening po. Itong 2021 fishing. Yan na, nilabas ko na po yung mga fishing rod natin. Chine-check ko po na sa bag ko kung ano pong kailangan natin at anong wala tayo para mabili natin. Pinaka-importante, always check-in po natin yung gamit natin bago tayo lumarga. Bago tayo mag-fishing. Ito, papakita ko yung basic laman po ng bag ko. Always po, may dalawang flashlight. Yan. Dalawang flashlight. Tsaka dalawang flashlight po sa ulo, ilalagay ko. At tsaka meron tayong para sa mosquito, sa lalagay sa buong katawan mo kung mag-overnight infestation mo tayo. Yan. May garbage bag tayo. Kung ulan, parang itong garbage bag po, parang raincoat din po. Hindi mo na kailangan ng raincoat. Pero may raincoat din ako na jacket. Always prepared po tayo. Yan. At saka meron po tayong itak o bolo. Sabi na. Meron po tayong maliit din na knife na maliit. Yan. Good size lang ho. Ito po ay recommended to use. Hindi po mahaba, hindi po malaki. Pag nag-fishing ko kasi hindi nyo alam kung saan kayo banda, sa forest or something, may makikita kayo na gusto nyo putulin o magputol kayo, magluto kayo, magsiga kayo, always prepared mo tayo. Yan ang basic kit ko. At saka yun naman. Yan na. Yan na. Yung mga laman ng mga bag ko. Yan, potensya na. Isang taon ko rin hindi nagaan na tignan tong bag ko eh. Nung nalilap sa laman niya. Yan. At saka ito, pag lumulusog po ako sa tubig, yan, meron po ako nito dala. Yan, parang hindi po ako mamasa. Parang wetsuit. Nadala po akong wetsuit sa bag ko. Para kung lulusog man ako, yung mabasa. Meron din ako isang gamit dito na pag-lumbad. Kailangan kayo ito. Pinitig din yung spark check ko na ako kailangan natin. Kailangan natin sa pag-fishing. At saka pinaka-importante, extra tali sa fishing rod na fishing line mo. Kasi pag naubusan ka ng tali habang nag-fishing, yan. Yan, sabi niya. Fishing line mo yan. Lagi ako may dalang extra para mas maganda. Kung, kasi pag nag-fishing kayo, napapatid, hinihila mo. At kung naubusan ka, meron kang extra. Lagi. At ang mga importante, mga baits, yan mga jigs. Yan, yan ang ginagamit ko. Ayan, ini-check ko kung anong meron ako, wala ako. Gumagamit din po ako ng light baits, yung bulate o kaya isda na buhay. Pero recommended ko po means, kasi pag always on the go ka, recommended ko to yung mga rapala. Yan, yan po gamit ko. Isa-isayin po natin, kine-check anong wala tayo, anong meron tayo sa harapan. Takalam natin sa mga gamit natin, mga kabili tayo, mga spot check natin. At saka ito ho, ito ang the best na ginagamit ko pag nag-fishing ako. Papakita ko sa inyo. Para ho siyang pusit. Nakikita niyo yan, may sima na rin ho. Tapos may pabigat. Yan na lang po ginagamit ko pag nag-fishing ako. Parang isang pusit. Artificial ho yan. Tapos jig na tatawag namin dyan. Andiyan yung sima, andiyan yung pabigat, lahat-lahat. Ito lang po the best na effective na gamit ko. Minsan yung bulate, lightweight yung bulate. Pero mahal po yung bulate. Ito mahal din po to. Pero recommended ko to 100% na makakahuli ka ng malaking isda. Yan. Marami pa tayong baits, jig. Puro jig lahat gamit ko. Kasi ito pag nabili ako kaya pangakit kasi maganda. Pag sa gabi ho. See? Pag sa gabi ho ko siya ginagamit, hinihila mo pag ganun. Parang totoong isda na rin siya. Yan po ay ginagamit ko sa pag-fishing. Alam ko sa Ka Johnny, alam ko na alam mo rin to.
one of these days, pag tapos ng pandemic, gusto po daw dyan sa Tansa, Cavite, maranasan ko rin mag-fishing. Yung mga kapwa ko fisherman dyan, fishing addict, alam ko, leave comment kung ano yung gusto nyo at ano pang advice may ituturo nyo sa akin sa itong 2001 fishing adventure ko. Para makita nyo naman. Ayan o. Oh, yan ang ginagamit ni Boy Peralta. Talaga, rapala ko yan. Yeah. At saka advice ko pala, at kung may kasama kayong mga bata, ingat-ingat lang ko kayo dahil yung sima ko minsan masakit. At kung merong nakakaalam man marunong mag-teaching sa inyo sa mga kasama nyo, magpaturo kayo. Mas maganda magpaturo kayo kaysa yung hindi nyo lalalaman. Kasi oh, ilang beses na rin ako na nasisima nito. Matatalim mo yan. Lagyan natin sa box. Always in the box. Yan. Isisave natin. Marami tayo yan. Mga siguro may 10-8 peraso tayo. Yan. Ito yung sinasabi ko. Binibili ko by packet. Ito wala. Wala itong pano, power bait na ito. Wala pa ho siyang pabigat. Simple lang ho siya. Ganyan, napusit. Ikaw mismo maglalagay ng pabigat at saka yung hook. Ang advice ko rin ho dito, kung may mga kasama kayong mga babae o yung mga bata, ayaw humawak ng bulati na buhay. Ito po recommended ko. Pero wala ho siyang amoy, hindi ho malansa, at hindi ho marumi. Yan. Yan ang ginagamit ko po sa pag-fishing. Pero pagkasama ko yung mga anak ko at saka yung mga tropa, gamit ko bulati, live baits. Mas maganda, live baits is more faster to get more fish, sabi nila. Pero ito artificial lang. Unti-unti nyo nalalaman ang mga gamit ni Boy Peralta sa pag-fishing. Ayan, marami pa tayong mga artificial. Puro artificial baits ang ginagamit ko sa pag-fishing. Sinker. At saka may mga hook din tayo, depende sa hook na bibili nyo. At sa banda rin ko yung mag-fishing. Kung sa dagat po, alam ko lang mo, hindi ko po kasi na-try na mag-fishing sa dagat. Kung sa dagat po, mas maganda kasi fresh at malalaking isda. Sa akin po, lake lang. At lake lang ko yung mag-fishing yan po. Makikita yung may lumot, madamo, masukal, yung makikita yung sa first na pupuntahan ko. One of these days po, makikita nyo rin yung magpupuntahan ko. Ayan, more power base. Tayo, tinitingnan natin para ma-inventory natin anong meron at kawala tayo. Marami tayong mga power base. Naayos ko lang ho kasi magulo. Kasi nung pagkatapos ng fishing season, pan na ako, busy na ako. Ayan, isa rin po na ginagamit ko. Effective po ito. Jig, sabi nila. Kasi pag sa gabi, i-glow in the nights. Yan, pag sa gabi ako nag-fishing. Ito, hinahabol po ng isda yan. May ilaw po. Nakikita nyo naman yung kulay niya, dilaw. Siyempre, dilaw. Attractable. Yan ang ginagamit ko. Yan ang technique niya. At na meron pa tayong isa rin, orange din ang jig. Ang technique, ito po ganyan. Nakikita niya yan. Tapos ito yung sima. Ito yung sima ng aking. Hawak ko lang po naman. Ganyan lang. Papasok natin ito. Yan. Ganyan ang system yan. Magiging ganyan yan. Ahabulin po na isla niyan. Lalagay yung pansi yan. At hinahabuhabulin po. Ito parang totoo na rin siya. See? Ito ho, hindi maamoy. Plastic po ito. Friendly po ito sa eco. At hindi po tayo nakaka-ruin ng environment ng plastic na to. Kumakain man ng isda, ayos lang, hindi nakakalason. Yun yung technique niyan. Ito, effective to. Ito yung first na talagang ginagamit pag fishing. Talagang 110% na talagang sulit pagkakuha ng isda. Tagal natin. At saka always po, advice ko, kung may makasama kayong mga bata, tingnan nyo po kung may mga kasama kayong bata. Pinaka-importante ho yung may kasama na tubig po yung kalaban natin. May pag mag-fishing ho kayo, importante yung bata below 5 years old,
5 years old to 10 years old, my life best po siya. Kasi hindi nyo lang, ang aksidente ay take 6 segundo lang po ang aksidente. Naranasan ko na yun po, nakita ang isang kaibigan na nalunod. More than 10 years ago, nakita ko siya paano siya kinuha ng tubig. At mahirap po tingnan na kompleto kayong umalis at kulang kayong babalik. Pinaka-advise ko lang po, always be safe. Prepared po kayo. Alam niyo yung nasa yung makasama nyo at lagi kayong umalis, lagi grupo. Huwag kayong mag-fishing mag-isa kasi pag mag-isa ka lang, hindi niya alam kung nasaan ka. Mas always go by two. May kasama ka lang yung buddies. Ako po lumalabas ako, lagi may kasama ang buddies. Dalawa o tatlo kami. Pero mas alam nila kung nasaan ako, kung nasaan din sila. Inaayos na ho natin yung mga gamit natin para sa open season natin, alam na natin saan natin yung mga gamit natin talaga. At may dala po akong nail cutter. Ang gamit po ng nail cutter, ito po yan. Nasa ngilin niya. Ang gamit po kasi nail cutter, itong tali po, yung tansi. Kung ayaw, kasi mahirap din kagatin eh. Hindi kinagat yan, yan. Ganyan lang po, pinuputol ko sa nail cutter. Kaya si misis, naghahanap sa nail cutter, dala-dala ko po yung nail cutter. Effective ho, nilalagay ko sa bulsa ko ito. Dahil pag napatid yung fishing line, hihilain ko lang at pwede kong putulin. Yung padala ko. At saka yung may pocket knife po ko na dala-dala. Na hindi ko naman malagi nang iniiwan yung pocket knife ko dahil pinaka-importante yun. Na parang nasa bugubat kayo. Always survivor mode po kayo. Yan ang natutunan ko. Ito, papakita ko po sa inyo yung pocket knife ko. Ito po yung pocket knife ko na bigay po sa isang tropa. Tropa na active na military ho. Yan po, bibigay sa aking pocket knife. Yan po ang ginagamit ko. Always ko padala yan. Safety. Yan. Hard casing. At hindi ko kagaya sa Pilipinas na balisong ha. Hindi mo butterfly knife. Ito ay pa puro sa army custom size sa army style. Nakikita niyo pa. Yan. Yan mga bata, huwag niyo tutularan sa kuya. Ito ay pinapakita ko lang. Yung mga bata diyan, huwag niyo tutularan sa kuya. Ito ay paalala sa mga bata, huwag kayong maglalaro ng kutsilyo. At kung wala kayong kasamang matanda diyan, huwag na huwag kayong maglalaro ng kutsilyo mga bata. Yan ho, ganyan ang pocket knife ko. Yan. Naayos lang natin yung gamit natin para alam natin anong kulang natin at makabili tayo. Ito namang ang problema natin. Nag-vlog ako na wala si misis po. Wala si misis at saka anak kong panganay. Nadala lang po kami ng bunso ko. Kasi dumating po kanina, galing akong trabaho. Nag-part time po ako. Under table. Ngayon, sabi ko kay misis, huwag po sasalumba ako. Sabi niya hindi lang. Papahinga na lang ako. At mag-reply ng mga comment ng kapag-vloggers natin at manood. At sabi niya, magpahinga ka at magluluto. Opo, magluluto po ako ng sinigang na sa mga kapatid natin Muslim, pasintabo po mamaya sa lulutuin ko dahil bawal po. Magluluto po ako mamaya kasi ng sinigang na baboy at sa butter shrimp. Yung po ang panghapunan namin. Pero maaga pa naman, it's alas 4 pa lang, mamaya pa ako magluluto alas 6. Inaayos ko na to kasi pag nandito si misis, nakikita niya na ayos ko itong mga gamit ko. Sabi niya, magpipishing ka na naman, alis ka na naman madaling araw, anong oras ka naman uuwi. Alam mo, concern yung misis mo dahil habis ko po ito. Ito yung nakakapag-relax din sa akin at nakaka-enjoy. Kasi pag nakakuha ka ng malaking isda, natutuwa rin siya. Pero yun lang, hindi niya gusto, huwag maalis ako madaling araw. Kasi yung tropa nag-iayagal. At may appointment at minsan gusto rin niya lumabas, hindi ko rin napapakan dahil alam niya, dahil fishing. Ito ang fishing ko talaga, passion po ako sa fishing na to. Minsan supportive na lang ko siya, more naayos na natin kasi hindi natin alam po na anong kulang natin, anong meron tayo, mas maganda na. At binibilihan din lang niya ako sa Amazon. Mas mura ko kasi sa Amazon is yung $20 is more than 40 or 50 pieces na ganito. Kasi presyo nito is $7 each. Ito, pag napatid o nasa akang sa tubig or something,
wala na yung $7 mo, bibili ka naman ng bago. So, binibili lang po ako ni Macy's ng ganito sa Amazon. Mas mura as ma-go by pack. Say, $7 isa siya nito. Kaya mahal. Mahal, pero pag nakahuli naman, effective, malaki naman nakahuli mo. Sulit naman. Yan lang. Pag naspatid doon sa somewhere na sa kahoy, kasasayangan ka rin. Ganun talaga, win or win situation. Test natin. Ayun siguro maigit para pag binibilisan ko na lang ako, pag dumating ni Macy's, hindi naman tayo sa sermonan yan. Ayusin po natin ng maigit. Ito po ang pinaka-effective na fishing jig na ganito sa gabi. Yan, orange na yan. Umiilaw po siya. Talagang the best. So, yung comment below ho kung meron na try doon ninyo mag-fishing sa gabi o sa umaga sa inyong family. Ang pinakamasarap po nito kasi pag nag-fishing kayo, may family bonding kayo. Nag-picnic kayo habang nag-fishing kayo, nag-picnic kayo yung mga bata naglaro sa park. At minsan nasama ko na rin si Mrs. nag-fishing. Yun lang ho, sa pag may makasama kayo mga bata, ang problema ho, kubeta. Kami mga lalaki, sa pag nag-fishing kami, start anywhere. Alam ginawa mo yun eh. Tayo mga lalaki. Kung sa may puno dyan, pwede mo itabi. Pero sa mga babae, hindi nyo pwedeng sabihin dyan sa puno. Kailangan mo ihanapan sila ng kubeta. At ang pinakamasama noon, kung nasa bangka ka, paano mo sila po ngayong suko? Kailangan bumunta sa dock, fishing dock, at iharid doon, doon sila mga umihi sa kubeta. Hindi mo pa sa tubig. Yun naranasan ko na huwag sa mga tropa yun. May kasama ang mga babae, mga kaibigan nila, mga ganyan, gustong umihi. So, paanda rin namin yung bangka, pupunta kami sa loading dock, doon sila iihi, tapos babalik kami sa fishing site. Yun ang pinakamahirap po pag may kasama kayong babae. Always prepare ho sa kayo pupunta. Anong place, i-search nyo muna kung may kabeta. Kasi hindi mo natin sabihin sa mga kasama ng babae, diyan ka lang tabi, hindi po pwede yan. Be hygienic po, i-respeto po natin sila. Kagaya ni Mrs. ko, nakasama ko na rin. Pag nag-fishing, all hands ako sa Mrs. ko. Sabi ko, itong pwestong pupunta natin, may kubeta at saka minsan merong pambilihan ng pagkain. Pero pag kasama ko ang buong tropa, strike anywhere. Kung nasaan ang forest, kung may tubig, larga. Kaya may dala po akong itak at saka minsan may dala po akong paglutuan. Yan, papakita ko rin sa inyo sino mga kasama ko. May dala kami lutuan. Kasi, boys baby boys. At saka pag may nahuhuli kang malaki, on the spot, pwede yung i-barbecue siya na talaga. Yan. At yan, alis-alisan na natin bago dumating si Mrs. Mahuhuli tayo at magsesermonan tayo bigla. Alam niya namang naayos ko naman yung mga gamit ko. Ito. Lalagyan natin isang napaglalagyanan. Yan. Yan, ilalagay ko sa Tupperware. Para safe naman siya. Easy. Mobile light. Mobile. Lighter mode ho tayo. Lagi pinaka-the best. Mas maganda yung ho. Konti yung marami kang laman. Pero konti lang. Alam mo na anong kulang mo. Anong meron ka. Pilipin natin yung spark check ko na ho. Yan o. Binilan din tayo ni Miss ng mga sima sa Amazon. Yan. Supported talaga si Miss. Alam niya na. Hindi, kahit pagsabihan niya ako. Hindi ko pag nag-fishing season na ako. Meron yan. At saka yung nakita nyo isang last time sa vlog ko, meron tayong fishing license kasama kayo dalang anak ko. Nakabili kami ng mga headset niya at saka fishing license. Pinaka-importante ho, kung mag-fishing kayo, always get your fishing license. Kung sa Pilipinas ho, na sabi nila mag-fishing ka, hindi mo kailangan lisensya. Opo, sa Pilipinas, hindi nyo kailangan lisensya. Pero sa ibang bansa, kailangan nyo pa talaga ng fishing license. So, gaya po example, dito sa Canada, Montreal, Canada, may fishing license na po ako dito sa province of Quebec. Pero province of Ontario or different province, Winnipeg, Vancouver or Alberta, may kanya-kanyang lisensya ho yan. By province ho, kanya-kanyang lisensya. Kanya-kanyang patakaran din po yan. Kagaya sa Amerika, if I'm going to New York, ako nagpipishing po ako sa New York. Sa New York, bibili po ako ng one-day license. It works $26 per day. Pwede ako mag-fishing 24 hours ng one day. At
alam niyo anong bawal at hindi bawal. Kasi pag natikitan po kayo, mas malaki po yung multa ng ticket kesa sa isdang hinuhuli niyo. Yun ang pang-advice ko. May kaibigan na po ako nangyari yan na alam niya pang bawal, pero may lisensya siya. Bawal pa yung isda. Nagmulta po siya ng worth $500. So, isang isda is $500. E nahuli niya 6 times 6. Nakalaan niyo. At pupunta sa korte. Yung gabi sa day. Importante yung pupunta ka, magpakita ka sa korte. Kaya dito, kasi sasabihin mo, alam mo, hindi ko, you know what's above the law. Pinaka-importante yun. You know, yun, alam mo yung ginagawa mo. Yun ang advice ko. Always get your fishing license first. Yung mga kasama ko, itatanong ko sa kanila paglaalis kami. Importante, may fishing license kayo. Kasi yung fishing license ay parang privilege na saan ka gusto pumunta, may pwede kang mag-fishing. Yun ang pinaka-importante yun. Mura lang naman yung magkano yung fishing license is what? $20 for 1 year. So, you start April. Itong taon na to, April, hanggang next year, April. April din yung expiration nun. So, magkasawa, eh, kung wala kang lisensya, multa ka sa isda, may ticket ka pa, may court hearing ka pa, na-damage ka pa sa trabaho. So, doble-doble ang problema mo. Mas maganda yung may lisensya. At, kung kasama nyo yung mga asawa, anak nyo, 5 years old until 12 years old, under, ito sa Quebec, hindi kailangan ng bata ng lisensya. Pataas ko. Sabi, 16 years old, pataas, doon na siya mag-lisensya. At ang pinakamasaya ko to, kung kasama yung mga asawa nyo, yung mga girlfriend nyo, o yung sino mang kasama yung babae. In here, in Quebec, hindi kailangan po ng lisensya ng mga babae. Pwede ko kayo mag-fishing. Kahit away. Yung mga babae yan, kahit anong hawakan yung fishing guard. Allowed po kayo na mag-fishing. Hindi nyo po kayo kailangan ng lisensya. Ang multa ko kasi ng isang fishing rod. Nakikita nyo itong fishing rod ko. Ito ko, light fishing rod lang ko. Hindi po yung heavy duty na. Meron pa ako laging dalang heavy duty. Ito, multa po nito, ticket nito ay $50. Itong isang fishing rod. Kung wala kang ticket, multa mo noon ay worth $250. At depende pa anong klase isda yung hinuli mo. Kasi dito may seasonal yung hulihan. Pag isang species ngayon, pero yung hito o kanduli, sinasabi nyo, libre ho yun. Take as much as you can, sabi nila, yung kanduli o hito. Kasi malalaki ho yun, hindi naman nila pakialam na wala siyang pakialam sa isda na yun, yung hito at kanduli. At yung pinakamahal ho na isda, alam mo yung iklog na caviar, yung iklog na mismo worth, yung masarap na caviar, yung itim. Ang isda nung yung pangalan ay Stordon. Lalagay ko na lang po yung pangalan at saka picture below. Yun ang pinakamahal. Ang multa po nung isang isda ay worth $1,000. Yun ang pinakamahal. So, mamili ka. Maglilisensya ka ng $20 o magmumulta ka na may higit $1,000. Yun lang po payo ko. At ang pinaka number one, be safe. Safe? Alam niya ng mga tao sa kayo pupunta. Magpapaalam kayo maayos. At dala yung cellphone niyo. Tubig ho. Maganda sa tubig pero segundo lang po accident. Based on my experience na nakita ko na lahat na nakita ko nangyari sa kaibigan ko. Pinaka-importante ho na don't drink. Kung magkakasama kayong grupo, pakiusap po, huwag kayong uminom habang nagpipishing o maliligo ko. Kasi alcohol ang pinaka-delikado. Pag umiinom kayo, hindi mo alam na sa'yo, kaya ko to. Hindi ko pwede yun. Kung nagpipishing kayo, normal dapat kayo. Wala alcohol sa katawan. Wala ang ininom na gamot, medication. Kasi segundo lang po ang accident. Hindi po nananawalan sa accident. Yun po ang based on my experience po. Alam ko kung nangyari, masakit mawala ng kaibigan habang ito ay nagpipishing. Hindi ko masaya. Dapat pag lumabas kayo, masaya kayo. Pag umalis kayo, kumpleto ang pagbalik, isipin ang pagkumpleto na. Yan ang po advice ko yan. Inaayos na natin para pag sinisis, malilinti ang tayo. Ang dalag ng sinisis. Yan yung mga fishing rod ko. Dala. Ayos na yan. Yung mga tansino niyan, more than 20 pounds. Ito, 10 pounds. 10 pounds lang yan. Lagi po ako, pag nag-fishing po ako, dalawa lagi yung dalawang fishing rod.
isang light duty, kung maliit lang po ito. Ito, mahabaw ito, malaki. Pang, pang mabigatan na ito, pang malayuan. At saka, malalaki yung stock, talaga yung hood na ito. Ito, normal lang po. Maliit lang, mga 10 pounds yung panglaro lang po. Kasi pag naputulang ka mo ng fishing rod sa lakot o something, nakatumaga ka na, mahirap. Lagi po ako lumalarga ng dalawang fishing rod. Yan. Ayos na ko itong tundara fishing rod ko. At yan, ayusin natin ito, magamit natin bago tumating si Mrs. Magluluto pa ako ng hapunan. Please, bilisan ko na lang para hindi ako seremonan ni Mrs. So, kita-kits na lang ko tayo mamaya. Ayusin ko ito at magluluto ko tayo.